Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. This is your weekly reading for February 12 to 18. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Please keep in mind po na general reading po ito. Hindi po ito one-on-one reading, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. At ina-advisean ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sag. So, Sag, we have number 44. And the message for you is environment. Maaring ang iba sa inyo is an environmental advocate, no? Maaring you are a... nangangalaga sa ating environment, or maaari din na mensahe ito para sa iba sa inyo, Sagittarius, na pangalagaan nyo naman ang ating environment, no? And we also have number 44, so that is a powerful number. I would suggest you to please look up for the meaning of number 44, Sag, okay? For more guidance. Yung, oh wow, tignan mo, double-double. We have number 44, we have number 88, wow! So, abundance. I really feel na very strong ang mensahe na to, na this is a financial abundance na maaaring dumating sa buhay ninyo ngayon, Sagittarius, because number 8 resonates with abundance and prosperity. And double siya. So, ibig sabihin na yung energy ng prosperity, ng abundance, and infinity is being magnified dito, no? Sa card na to, because this is double 8. So, I would suggest also to please look up for the meaning of number 88 for more guidance. Okay, Sag? And financial abundance talaga to. Maaring yun ang dumating sa buhay ninyo. Kaya, kung ako sa'yo, Sag, i-align mo na ang inyong sarili, ang inyong isip, ang inyong puso, damdamin dito sa abundance na to, para yun ang mag-manifest sa buhay ninyo. At pasensya na, Sag, sa background noise. Sobrang busy na naman ang daan dito sa amin. So, we have number 81, leadership. Ang iba sa inyo dito, Sag, is maaring merong change in leadership na magaganap sa yung pinagtatrabahuan, kung nasaan ka man ngayon, no? Maaring merong transition na magaganap in terms of leadership. Maari din ang iba sa inyo dito, Sag, is stepping into a leadership role. Maaring merong promotion dito na maganap para sa iba sa inyo, Sagittarius, no? So, congrats! Maaring ikaw ay magiging isang boss na sa isang kumpanyang pinagtatrabahuan mo. So, tignan natin kung ano pang mensahe for you. We have 9 of Pentacles. So, ito, talagang abundance, no? Meron, kumbaga, merong return of investment na dito. And yung financial abundance na to, na yung tatanggap dito, this is the fruit of your labor. So, kaya entitled ka dito na mag-celebrate. Mag-celebrate ka, Sag, because pinaghirapan mo to. You work hard for this, and ngayon na may return of investment na ng pagod mo, eto na yung kaperahan, yung financial abundance ay nandito na sa'yo. I-enjoy mo yan. I-savor mo yan, no? Hindi naman necessarily nagastusin mong lahat-lahat, but you know, at least konti man lang i-enjoy mo, i-savor mo bilang pasasalamat din at pag-acknowledge mo din sa Divine Universe na yes, thank you, Divine Universe, for this blessing. Ito, ini-enjoy ko siya dahil pinaghirapan ko naman to. So, entitled ka din naman na i-enjoy mo yan. So, this is financial abundance. This is wealth na i-enjoy mo, na dadating sa buhay mo dito, Sagittarius. So, congrats! This is harvest time. Sag, harvest time. Maaring, alam mo, ano to, maaring malaking bonus to, maaring pay raise ito, maaring promotion talaga to, wherein ito na yung magiging simula ng malaking kaperahan, malaking financial flow, no, na parating sa buhay mo. So, we have 8 of Cups. And 8 of Cups is walking away from something. Maaring ang iba sa inyo talaga ay mapopromote na. That's why you are walking away from your old position sa trabaho. Because
papunta ka na doon sa pagiging boss, sa pagiging manager, no? Magiging consultant, mga ganun. Maari din na you are walking away from financial setbacks, from financial problems dito because there is abundance coming in sa buhay ninyo, Sagittarius. Maari din na you are walking away from a relationship, a toxic relationship or unhealthy relationship. Maaring ganun. Maaring you're walking away from unhealthy work situation dito, no? From domineering boss, you're walking away from that, maaring ganon. But whatever case may be, Sagittarius, kung saan ka man papatungo ngayon, no? You are walking towards happiness. You are walking towards wish fulfillment. Maaring kung saan ka man patungo ngayon, yun talaga ang pinangarap mong puntahan. Yun talaga ang lugar, yung place na gusto mo talaga, na gusto mong puntahan, pinapangarap mo, mga ganun, no? Maganda ang patutunguhan ng iyong journey dito, Sag, because kung saan ka man naroon ngayon, parang hindi ka na dyan masaya, wala ka ng fulfillment, walang satisfaction, parang dead end na para sa'yo, no? Kung trabaho, career man yan, negosyo, maaring hindi kumikita, yung mga ganun. But since very optimistic ka, very enthusiastic ka, very positive ang iyong pag-iisip, kaya tumitingin ka towards light. Nagpo-focus ka towards positivity, towards positive things. Kaya I really feel dito na excited ka, no, na mag-walk away from whatever this is, na wala nang growth, walang advancement anymore, walang movement na para sa'yo dyan. Kaya ano ka, gustong-gusto mo nang umalis dyan is because you know na kung saan ka mang papunta, mas doon ka magiging masaya. Mas doon ka mag-grow. Mas doon ka makakagawa ng mga bagay na gusto mo talagang gawin. And at the same time, gusto mo din tumulong for other people, no? And kung nasaan ka man ngayon, pakiramdam mo, hindi mo na magagawa ang mga gusto mong gawin dyan. Kaya wala na, parang wala na yun, wala ka ng silbi dyan, kumbaga, maaaring yun ang nararamdaman ng iba sa inyo. So, we also have King of Swords. Ayan, so I feel na there is someone na very influential people, no, na maaaring tumulong sa'yo dito as you navigate this new life. Because there's a new beginning here, no? May new beginning, may new start dyan na ikaw ay yayakapin. And I feel that as you navigate that journey, I feel na someone, no, is going to help you out dyan sa journey na yan. Maari din talaga na ang iba sa inyo is going to be a leader, no? Kasi ito si Knight of Swords din, isang influential person din ito eh. Maaring isa siyang leader ng kumpanya, isang leader sa gobyerno, mataas ang posisyon, maaring ganun sa trabaho, maaring ganun, no? So, I really feel na, kasi, di ba, may leadership din tayo dito. So, maaring meron talagang taong pumasok sa buhay mo na ganun ang posisyon ngayon sa komunidad, or maaring ikaw ito, Sagittarius. Maaring ikaw ang mag-i-embody ng energy ni Knight of Swords, no? Na very determined, no? Si Knight of Swords is very, this is a fast moving energy, no, Sag? Kaya I feel na kung saan ka man patungo ngayon, kung ano man ang binabalak mo ditong endeavor, I really feel that you are really very determined, gusto mong sunggaban agad, gusto mong gawin agad ang mga naisip mong gawin. So, everything is going to speed up from here on, Sagittarius. Everything is going to speed up sa buhay mo ngayon, no? Lahat, kung meron mang mga delays dyan, blockages na ko, that will be lifted na from here on because bibilis na ang lahat. Bibilis ang pag-roll out ng mga plano mo, bibilis ang pagdating ng swerte, abundance, prosperity, lahat ng yan. I really feel that mabilis ang takbo niyan. Mabilis ang galawan ng mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon, Sagittarius. So, Sag, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.